Oh, mga katropa po natin, standby. Maraming salamat po dyan watching from Aegis Home Daycare Center Learning. Ayan. Daycare and Learning Center. Magandang evening, Boss DJ. Ayan. Much thanks po sa mga balita. Dulot mo. Maraming salamat po dyan. Peña, Mayor, Lito Torres. Salamat, Evelyn, Peña. Oh, mga katropa po natin, eto na po sa linya. Dyan po natin ang pagkakataon. Standby kayo dyan. Habang po ay eto. Nasa linya na po natin ngayon. Magandang gabi po dyan, Sir. Sir Herbert, tama? Apo, magandang gabi po. Kamusta po kayo lahat? Galing ko lang po ng airport. Pasensya na, medyo pagod. Kamusta po? Ayan, okay lang dito. Yes, welcome po sa ating programa Balitang Saudi Arabia. This is DJ Sordo Sarana from Sphere Cyber TV at ng Opo Atile Radio. At we are here no at sa Riyadh, Saudi Arabia. Sir, ito po, kumusta? Bati muna kayo, sir, bago po tayo mag-interview po sa inyo na mabigyan po natin ito ng linaw, itong pagkakataon po na kayo po makapagsalita. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan dito sa Riyadh at Saudi Arabia po. Okay, assalamu alaikum sa lahat po. Kamusta man po kahit tapos yung pandemic at dito pa rin yung pinagdadaanan natin, may panibagong virus na naman. At ayun po, magandang gabi po sa lahat po ng inyong kapahinig sa programa mo. Ayan, okay, magandang gabi po si Ma'am. Ayan, dyan din po si Ma'am, no? Ma'am Erin, no? Tama po, Ma'am Erin ang pangalan? Ang asawa po ninyo, sir? Erin po. Ma'am Irene. Oh, Ma'am Irene, Irene po. Ano, talaga. Irene po is ayan, my... Ma'am Irene at Sir Herbert, no? Ito po, yung maraming salamat po, mga katropa po natin. Live po tayo sa ating programa, of course, ha? Itong mag-asawang mayores. Sir, ito na po, lumabas na po kanina itong official po na policy statement, official statement mismo ng ating Philippine Embassy na mismo po, no? Naka-preventive suspension si Labat Nasser Mustafa. Oh, sa mga several grounds po. Ano po, sir, ang naramdaman nyo ngayon dahil mismo nabanggit po ang pangalan po ninyo doon na kayo po'y sinampahan po niya ng complaint or ng kaso dito sa loob po ng bansang Saudi Arabia? Yes. Sige pa. Apo, yun ang yung nangyari DJ Sordo ay nagkaroon kami ng actually to shed light. Nagkaroon po sa kami ng simpleng dialogue ko kay Labat kasi alam niyo po, we respect him as a father and as of now, ganun pa rin yung respeto niya na namin sa kanya. And we ask him about the proper venue, mag-usap kami sa embahada kasi nagka-pandemic na po at gusto namin magtrabaho ng normal lang. So wala naman po kami inaapakan ako, regarding sa nangyari. And ang proper venue ay embassy because alam ko po, ang kuloy at touch office, parang KSWD, pag-ibig at touch office. So, ang respeto ko po sa kanila lahat ay naandun. So, with regards to the due process, we are with the due process. Wala po kami pinupost sa Facebook namin. Wala kami ginagawang paninira sa kanya. And the cyber libel came from the GMA7 news feed. So, it didn't came from us directly. There was an affidavit prior to that. Kasi sabi ko, alam ko, there is gonna be a threat on our lives after po yung aming pag-complain. So, sana po, noong October 13, tama ba, babe? October 13? No, October 14. October 14 in the morning, we ask for his presence, a proper audience sa embassy, na mapag-usapan yung personal, and ko alam, galit sa akin, prior to the 2018 na kung ano-ano po yung mga nagiging issues. Anyway, we cannot go into the detail because it's an ongoing case in the Philippines kasi hindi naman po dapat dito sa Saudi yung, ano kasi parehas kami Filipino, it should be in the proper venue. There's a proper department na mag-handle po rito. And to make the story short, hindi na po ito ang, ito pong, ano, ang embahada for today about one country, hindi na po ito napapatungkol sa aming mag-asawa, sa aming reklamo. This is way beyond our capacity. Hindi, wala po kami kapasidad na ma-influence over that because, you know, we are just normal people. Ang napaka-ano lang po rito ay, sana po maging lesson learned po ito sa ating mga opisyal na pumahamakin yung mga tao for the instance na ihamak nyo na visa niya, driver. And for all I know, na yung nagiging critic namin, and we know him, Sir Charleston, Chandler, we know for the fact na ang visa niya ay driver din. Pero anyway, that is his prerogative.
On the one country team approach, yun nga po, tama po sinasabi ng embahada natin that they are under this agreement on Section 28. Kami po ay, ako ay respect the rule of law, the due process and the rule of law. We are full respect on it. Kung ano po yung naayon sa batas, dun lang po kami. Mm-hmm. O ito nga sir, no? Kasi lumabas dito ngayon sa one country team act na ito or OCTA, approach na dapat, yung po yan mga to protect the rights and welfare of the Filipino people. Para siguro, wala kayong personal sir na galit sa inyo, si Labat na Sir Mustafa. Bakit ganun na lang, finailan kayo dito sa foreign land po tayo? Now, on the first place, I'm sure alam niya ito ang maging konsekwensya. Actually po DJ, we cannot actually comment on that personal matter. Kasi sabi ko nga, we respect him as a man, we respect him as a father. As of now, wala po kaming sana is peacefully resolved. But medyo lumaki na po ito ng tempo. There is a problem. Ayan. Sige po, tuloy po kayo, sir. Sige po, tuloy lang po. Marinig niyo po, sir? Hello, sir. Mahina yung internet. Ayan, okay na po ba? Marinig niyo po tayo? O, mga katropa po natin, huwag kayong alis. Ha? Babalikan po natin si sir. Ha? After a short break lang po, mga katropa, hatid sa inyo ng The Philippine Airlock. Homecomings, fresh starts, goodbyes. Over the last 75 years, the unique warmth of our people has touched millions of lives. The heart of the Filipinos shining through, Philippine Airlines shining through. Okay, mga katropa, muntay tayo po yung nagbabalik, of course, dito sa inyo, the Philippine Airlines, the heart of the Filipinos. Sir, okay na po? Okay na po ba? Okay na po ba, sir? Ayan, ibabalik ko lang po kayo, sir, ha? Ayan, ako po ulit kayo, ha? Ayan. Standby kayo, mga katropa, habang po natin bibigyan po ito ng pagkakataon, no? Mahina po yung signal na doon. Paki-check na lang po sir ang signal po ninyo. Ayan. Ayan, okay na po. Ayan po sir, magandang gabi po. Andiyan na. Given us this kind of visa. Mm-hmm. So, ang dami-dami po dito, kung hinahamak po yung isang tao na dahil ang visa ay driver, it's not your call. Anyway, may nakita akong tanong kayo before naglag yung internet. May sinasabi yata that working from embassy like this and like that. Opo, yes. Opo, may tanong dito kanina sa akin, nag-message sa atin dito. May nagpapanggap dyan, nagsasabi sa kanila, na taga-embahada sila sa Polo daw po, oh, pero hindi po sa inyo. Ito po yung sa pinapaimbestigahan sa Polo po ito. Hindi naman po yata direct sa inyo okay, to, sir. Okay, okay. And ito po yan, ha. They were caught on this one. They charged us with like this, okay? And ito po yan. As welfare officer po ng mga agencies na represent ko, okay? Napapagkamalan. And sinabi nila doon, yun nga yun, pero that is not the issue here, okay? Wala po kaming ganun. And naharap ko na rin po yung nagsalita ng ganyan. Mm-hmm. We cannot go into the detail, but I have my affidavits as well. Swear on it, okay? No. Hello, sir. Sorry. Mm. Sige po, ma'am. May time pa ba? Opo, sige po. Mayroon pa po. Sige po, ma'am. Salita lang po kayo. Sige po. Kasi ganito po yan, sir. Yes, we admitted
that we came here with the driver and housemaid visa. Mm-hmm. But hindi po ibig sabihin nun na kami ay mga tao na pwedeng tapak-tapakan at walang mga pinag-aralan. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. My husband used to work with AMA, Computer mm-hmm. College, as a school director for a long time before mm-hmm. siya pumunta dito. Mm-hmm. And me, I work sa, I'm an account executive sa sales. Mm-hmm. Nag-work din ako sa call center for 3 years. Mm-hmm. And then, ganun pala kaliit ang tingin sa amin ng isang mm-hmm. government official na dahil yun ang visa namin, eh pwede niya na kaming hamak-hamakin, mm-hmm. which is maling-mali po yun. Mm-hmm. Okay. Pero, here, yes, pwedeng gawing basihan. Yung sinasabi, ganito po kasi talaga yan. Mm-hmm. When this October 13, pukunin na namin yung paper sa Polo for release. Hindi ni-release. There's mm-hmm. something wrong. Mm-hmm. And then, I message Sir Laban, what's the problem? Mm-hmm. So, may ito nga po, nasabi niya, nagpapanggap ang husband ko as taga-Polo. No, that is not true. Mm-hmm. And we do have, yes, hindi totoo po yan. Bakit magpapanggap ang asawa ko? For what? Anong benefit? Mm-hmm. Even if they conduct a proper investigation, we mm-hmm. can prove that. Namin ginagawa yan. Sir, ang trabaho namin dito sa agency ay i-handle ang mga kaso ng mga housemate. Mm-hmm. So, what will happen, etong mga worker, na pagkakamalan nila kami that we are working for Polo, which is not. Mm-hmm. We are a welfare officer sa agency. Hindi kami welfare officer ng Polo. Doon po kasi nagkakaroon ng misconception. Why? Mm-hmm. There are some workers here na ang alam nila only that agency is bad. Most agency is not good. They don't help this worker, no. Nandito mm-hmm. rin po kami mga agency. We help them. Even if you ask our workers, mga tao na tulungan namin, hindi kami nagkailangan magpanggap na taga-Polo para tumulong sa tao. Mm-hmm. Okay, ma'am, ito ma'am, may tanong po tayo dito, ma'am, kasi ito may mga concern din ako rito, may mga nakakarating din po sa atin dito. Actually, there are so many, of course, no, mga liaison officer daw po ng mga agencies may mga experience na hindi daw maganda sa Polo, na may nangyayaring hindi kanais-nais daw po dyan. Can you attest on that, ma'am? Na-experience mo ba yan o naranasan niyo po ba yan? Actually po, bago lang po kasi akong LO. Mm-hmm. Ano pa lang po ako dito? 1 year and 5 months pa lang po ako mm-hmm. na nag-work po ako dito sa Saudi. So, mm-hmm. hindi po ako makapag-comment about po dyan. Mm-hmm. Eto na lang po. Hindi po kami masasamang tao. Mm-hmm. Yung pinaglalaban po namin ay ang aming karapatan bilang tao. Wala mm-hmm. pong sino mang nag-uutos. Like, may, alam niyo po yun, sabi, ginagpapagamit daw kami, which is very, very wrong, which is not true. Mm-hmm. I swear to God, sinusumpa ko po yan. Kami po ay simpleng OFW na nagreklamo sa isang government official. Mm-hmm. Yun lamang po. That's why lumapit kami sa imbahada. Because mm-hmm. we know, if you do have a problem, mm-hmm. but sa imbahada ka dapat lumalapit kasi sila ang mother agency mo dito. Ang ambassador ang kumakatawan sa pangulo natin. Mm-hmm. Tama po? Yes po, ma'am. Ma'am, isa pa pong tanong. Wala naman po, ma'am, isa pa pong tanong. Wala naman po kinalaman ang imbahada sa inyo dito. Until such time, kayo po lumapit mismo sa imbahada during the time na interview po natin kayo, nung kayo po ay naka-detain po doon sa police station. Tama po ba? Yes po, humingi po kami ng tulong sa embassy po, na kami po ay samahan at tulungan kami. And then when we were question po doon, kini-question na kami sa police, syempre wala doon yung taga-embassy, no? Mm-hmm. Natatakot ako kasi kukunin yung telepono ko, walang idea ang family ko kung nasa na kami, or hindi namin naman alam ang mangyayari. So mm-hmm. that's what happened. Mm-hmm. So alam niyo po yun, ano ko na yun, desperate moves ko yun eh, kaya nag-live ako eh. Mm. Even ako, pag sinabi ko sa mga workers namin, pag may problema kayo, you have contact sa amin, no need to go for live sa FB dahil active kami sa pag-monitor namin sa inyo. But mm-hmm. you know what, I didn't even realize that I'm gonna do that sa sarili ko. Mm-hmm. Gagawin ko pala yung ganun. Mm-hmm. Diba? Ma'am, sa nangyayari ba ngayon, ma'am? Sa nangyayari na ngayon, yeah. O sa lalong madaling panahon, kung kayo po'y makaka-uwi na, no? Lord willing, pag kayo po'y nakakawi. Are you still trying to push through with the case, with the complaint in the Philippines, kayo mag-asawa regarding po dito? Definitely po. Yes po. Yes po. Mm, okay. Kasi mahirap po yung ano eh. Ito nga. Ang sabi pa rin, pagbalikan. Ayun. Mga troll po yan, yung mga nagsasabi. Mm-hmm. Actually po, yung case po namin sa police, lilinawin ko lang po.
Ang kaso po namin sa polis ay iisa. Tinatawag po nilang slander or other term, cyber libel. Dahil sa GMA News na lumabas. Yun lang yung pasong i-finial sa amin dito sa Saudi Arabia. So ibig sabihin po, parang lumalabas po, nababawalan po kayo, dapat. Yes po. Paano po ba nakalabas po yan, sir? Eh, ito po, lubos po natin unawain, ano? I'm sure naman, ito naman ang pinagmulanan din. Paano po yung nakalabas po dyan sa GMA? Dali, paluwanan mo. Ate Jen, ganito po yan, ha? Sige po. Wala na sa amin yung capacity na yon, because you just only have this one formal affidavit sa embahada natin. Kasi dapat doon ito ma-settle. So we cannot go into the details for that matter kasi yung mga troll nandiyan na. Buhay na buhay na si Sir Chandler. Mabuhay po kayo. And peace be with you. Ayun po, natanggal ka sa trabaho mo. Kilala niyo ba siya? May troll na naman. Kilala niyo siya, di ba, DJ? Oo, oh, kilala. Anyway, God bless sa kanya. At mabuhay po siya. At alam po, I'm a professor as well. And naiintindihan ko yung support niya. And I feel for him. Okay? He support the love of himself. And but he's there. Marami po naman talaga ng support. At marami naman talaga nagawang kagandahan si Labat Mustafa sa ating mga FW. Pero anyway, this will be... lesson learned for all our government officials na don't talk to non people. And we are praying na this will be ended peacefully. Kasi I know there are threats as well on our part. And we are just hopeful. We are just in prayers for all this matter. Ano, sir, ano po siya naging impact dito sa pamilya niyo sa Pilipinas? Lalong-lalo na ito. Ito lumabas nga. Ito yung mga kanina official na pahayag ng imbahada na mismo ito ay sinabat na, sir. Ito pong nagsampa sa inyo o nag-file ng complaints. Suspendido. O ano pong effect sa inyo bago po tayo magtatapos po sa inyo sa inyo po sa final na statement ninyo? For that matter, kasi alam ko, if you file a case and wala ka naman mag-appear sa isang case, madi-dismiss na yung case and we can be kami sa Pilipinas for the proper venue. Kasi alam niyo po, minsan hindi na kami nag-post for our name, for our Facebook, for whatever. Eh, nakita nyo naman yung... Nakita nyo naman yung postes. Nandyan kami lagi sa Pulo Riyad. Nandyan yung pangalan namin that it was dismissed under his own department sa Dole. So, hindi naman yung proper venue. Meron tayong departamento talaga para sa mga ganyan kaso. Okay. Sige po, sir. Ayan, ha. Habang po tayo magtatapos po sa ating programa po sa pag-interview po sa inyo, sir. Sige, final na mensahe niyo po dito po sa nangyayari. Lalong-lalo na ito po yung lesson learned para sa lahat. At higit sa lahat, no, ito po mga nangyayari na ito po yung karapatan, no, ipaglaban. No, lalong-lalo na kung ito ay nakakitaan na mismo ay may kakulangan. No, lalong-lalo na ito po ang gobyerno or sa atin man, no, kailangan po natin ipaglaban. Sige po. Hello, sir. Sige po. Yes. Sa totoo lang, sir, eh, nababasa ko yung message yung troll, no? Grabe siya. Nakakagigil. Kasi ako, hindi ako plastic na tao, eh. I say what I say. But, you know, this kung one, sabi niya, oh, magpakilala sana tong tao na to. Sabi niya, sagutin daw. Ganto yan. When we file a complaint, ate, when we file a complaint affidavit sa embassy, nakarating po yan sa DFA. Nakarating po yan sa DFA. Now, we don't know paano nakarating sa GMA. It's beyond our control. We don't know. Diba? And it's a big company in the Philippines na wala kaming power over them na, uy, ipo, i-ano mo to? Uy, i-ganto mo to? Ipo, i-broadcast mo to? Umag mo i-broadcast yan? Do we have a power like that? Wala siguro. Hindi kami ganun ka mayaman o hindi kami ganun ka ma-influensyang tao. Hindi kami ganun. Simpleng mamamayan lang po kami ng Pilipinas. Yun. So, ayun, sir. For this one, inshallah, we are really praying na makauwi kami ng Pilipinas and, you know, magkaroon kami ng pagharap in a proper venue para malaman po ng lahat yung totoo. Kasi ako, gigil na akong sabihin lahat in detail, te. Pero hindi ko magawa. Why? Kasi may kaso, why? Ongoing yung case, eh. Everything that we said, it will be taken against us. Pwedeng gamitin atik sa amin, tama? Anyway, gigil ako sa troll na to. Ma'am, hindi kayo naapektuhan sa ano? Ito po, last na tanong po, hindi naman po naapektuhan ang agency po ninyo, kumpanya po ninyo, dahil sa ito sa kinakaharap nyo. Ako, sir, hindi mo lang alam. Ah,
actually, they are affected by that matter kasi wala na rin po kami doon sa kanila and we didn't work for them for the time being. And ngayon po, last final message, okay po. Kami po ay naagrabyado and, no, and inuulit ko po, no one has instigated, no one has backed us up, no one has, walang ibang nag... utyok sa amin, ito ay simpleng reklamo lang sana. Mm-hmm. Kung alam nyo, sa ating mga nanunungkulan, don't look down on people. Huwag sana nating itaas yung sarili natin na tayo mas mataas kaysa pare-pares tayong Filipino. And I respect, most of all, to God be the glory. And no one is above the law for this matter, okay? Mm-hmm. So, maraming salamat po sa opportunity and nagpapasalamat din po kami sa ating embahada. And the due process was given to everyone. Okay po? Yes. Okay, maraming salamat po dyan, Ma'am Sir Herbert and Ma'am Irene, no, sa pagpapaunlak po ng ating imbitasyon na magkakaroon po ng interview sa inyo live sa ating programa. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat tagapakinig and mabuhay po kayo lahat. Okay, sige po. Maraming salamat po dyan. Of course, mga katropa po natin, huwag kayong alis po dyan. Tayo po yung magbabalik po dyan sa ating final commentaries po, no, lalong-lalo po dito. Ito po sa mga sitwasyon. Ito po, official na pahayag mismo ng embassy. At igit sa lahat, bukas magkakaroon po ng final or press conference po dito. At abangan po ng lahat. At higit sa lahat, eto, ano nga ba makarapatan ng taong bayan? At higit sa lahat tayo po mga OFWs around the world, no, lalong-lalo po dito kung ito po'y kalaban, ito pong matatanong po natin, ano, yan, babaya, babalikan po natin, ang tanong lang po natin dyan, paano mo labanan kung mismo ang tagapagtanggol mo na gusto mo, in-expect mo ipagtanggol ka, yun ang mag- mismo hudyat pa na ikakasama mo. Tayo po'y magbabalik po dyan, mga katropa po natin. I will leave it to you the question. Mga OFWs, gusto mo bang surprisahin si Mrs. sa anibersaryo nyo? O ikaw naman, laging nagtatampo si Junior dahil di ka daw nakakauwi kapag birthday niya? Heto na ang solusyon para sa maging masaya ang mahalagang okasyon sa buhay nila. I-timeline regalogram mo na yan para ka na rin sa Pilipinas kapiling nila. Pwede magpadala ng bouquet, flowers, birthday cakes, lechon at marami pang iba. I-timeline...